Hello guys, welcome to my channel, please sit back, relax and enjoy, spoilers ahead. Movie recap. Sa malapit na hinaharap, ang sangkatauhan ay sinalanta ng isang sakit na dulot ng isang parasitic fungus na ipinadala ng mga likido sa katawan. Sa nakaraang dekada, karamihan sa sangkatauhan na nahawahan ay naging mabilis at walang isip na mga zombie. Ang tanging natitirang pag-asa ay isang lunas na maaaring makuha mula sa pananaliksik sa isang maliit na grupo ng mga bata sa ikalawang henerasyon na naghahangad ng buhay na laman, ngunit nag-iisip at natututo pa rin, dahil ang fungus ay may symbiotic na relasyon sa mga ipinanganak na infected. Sa pagsisimula, ang mga bata ay ikinulong ng isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Sergeant Eddie Parks at pumapasok ng paaralan sa isang base ng hukbo sa home counties. Nakaupo sila sa wheelchair at nilalagyan sila ng tali para maiwasang makapanakit ng mga sundalo, at dito rin kung saan sila pinag-eksperimento ni Dr. Caroline Caldwell. Si Helen naman ang may pananagutan sa pagtuturo at pag-aaral sa mga bata. Kabilang sa kanila ang isang pambihirang batang babae na nagngangalang Melanie, na partikular na lamaking malapit kay Helen, kaya meron silang espesyal na ugnayan. At dahil sa pagiging malapit ni Helen kay Melanie, di niya napigilan ang sarili na hawakan ang ulo nito na kung saan biglang pumasok si Sergeant Eddie Parks para pagsabihan si Helen ng maaring mangyari na pagmasyado na silang malapit sa mga bata, at dito sinubukan niyang inilapit sa isang bata ang kanyang braso at unti-unting nagbago ang pag-uugali ng bata. At nagiging marahas na zombie. Habang en sa loob ng kwarto si Melanie, humiling si Caroline kay Melanie na pumili ng numero. Pinili ni Melanie ang 13, kinaumagahan habang nasa loob ng klase napansin ni Melanie na ang batang nasa number 13 na pwesto ay wala sa kanyang lugar. Kahit na nagtataka, pinagpatuloy pa rin ng buong klase ang kanila pang araw-araw na ginagawa. Kasunod na araw, humiling uli si Caroline kay Melanie na pumili ng numero. Pinili ni Melanie ang kanyang numero para malaman niya kung ano ang nangyari sa bata. Kinaumagahan dumating si Sergeant Eddie para kunin si Melanie at dalhin sa lab. Habang patungo sila sa laboratory, na daanan nila ang mga sundalo na nagkakagulo para maprotektahan ang kanilang kampo laban sa mga zombie. Pagkadating nila sa lab, nadatnan nila si Dr. Caroline at ang kanyang assistant para gawin ang pag-aaral kay Melanie sa pamamagitan ng pagkuha ng utak nito. Habang tinali si Melanie sa mesa, dumating si Helen para ipakiusap na hinto ang pag-aaral kay Melanie, ngunit ayaw pumayag ni Dr. Caroline, kaya ipinahuli niya ito sa mga sundalo. Nang ang base ay nasakop ng mga zombie at napasok ang operating lab na kung saan gagawin na sana ang eksperimento kay Melanie, nakagat ang babaeng kasama ni Caldwell at naging zombie na rin ito na kung saan inatake na rin si Caldwell. Sa kabutihang palad, si Melanie ay nakatakas at tumakbo sa labas, kung saan ang mga sundalo ay marahas na inaatake ng mga zombie. Nakita ni Melanie na pinagtutulungan si Helen ng dalawang sundalo, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagkagat sa mga ito. Sa pagkakataong ito, napadaan ang isang tumatakas na truck kasama si Caldwell, at dalawang nakaligtas na sundalo, sina Gallagher at Dylan. Upang maiwasan na makapanakit si Melanie, pinasuot siya ng maskara na gawa sa plastic. Habang nasa biyahe ang grupo, kinakailangan nila maghanap ng supply ng tubig, kaya napagpasyahan nila na huminto pansamantala para kumuha ng tubig sa ilog. Sa hindi inaasahang sandali, may mga zombie na muling umatake sa kanila, at sa hindi sinasadya sa pakikipagbuno sa zombie na baril ni Dylan ang kanilang sinasakyang truck upang hindi na ito gumana. Dahil dito, napagpasyahan ng grupo na maglakad papunta sa isang lugar sa London. Nang makarating ang grupo sa London, napagawi sila sa maraming pulutong ng mga natutulog na mga zombie. Para makadaan sa mga zombie, gumagamit sila ng gel na tinatawag na blocker para hindi sila maamoy. Dahan-dahan sila sa paglalakad para hindi sila mapansin. Habang sila ay naglalakad sa gitna ng pulutong ng mga zombie, napansin ni Dr. Caldwell ang isang zombie na babae na may tulak-tulak na stroller ng bata. Sinubukan niyang pigilan ang itunutulak nito para makita niya kung ano ang laman. Sa gulat niya, nakalikha siya ng ingay na kung saan nakatawag pansin sa ibang zombie, kaya unti-unti silang inaatake ng mga ito. Nang dahil sa kasanayan ni Sergeant Eddie at ng mga kasama, madali nila napigilan ang mga zombie na umaatake sa kanila.
Sa kabutihang palad na kaligtas sila at sumilong sa isang abandonadong ospital para magpahinga sa gabi. Kinaumagahan, napagtanto ng grupo na napapaligiran sila ng mga zombie. Si Melanie, bilang isang pangalawang henerasyon ng zombie, ay hindi nila pinapansin at sa makatuwid ay nagtungo sa labas upang tuklasin ang mga abandonadong bahay. Habang naglalakad siya sa labas, nakita niya ang isang pasang ligaw. Hinuli niya at di mapigilan ang sarili na kainin. Nang makaramdam ng kabusugan, nagpahinga siya ng unti at ipinagpatuloy ang pag-ikot-ikot sa mga abandonadong bahay. Namamangha sa mga bagay na nakikita sa loob ng mga bahay. Habang nasa loob ng isang bahay, nakita niya ang isang aso. Kinuha niya ito. Tinulungan niya ang grupo sa pamamagitan ng pag-akay sa mga zombie gamit ang napulot niyang aso para makatakas ang grupo. Nang makasigurong wala na ang mga zombie, bumalik si Melanie sa grupo upang lumabas na sa kanilang pinagtataguan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang dumadaan sila sa London, nakatagpo sila ng mga tambak ng mga infected na katawan na nakapalibot sa BT Tower na tinutubuan ng napakalaking fungal growth. Dito ipinaliwanag ni Caldwell na ang paglaki ay naglalaman ng mga pods na, sa panahon ng kapanahunan, ay maaaring maglabas ng airborne spores na magwawakas sa sangkatauhan. Sumilong sila sa isang abandonadong mobile laboratory na ipinadala sa lungsod ng mga awtoridad ng militar. Dito sinubukan nilang magkaroon ng komunikasyon sa ibang mga nakaligtas na militar. Sa pagkakataong ito, nakakaramdam na ng gutom si Melanie at naaamoy na niya ang kanilang mga kasama, kaya napagpasyahan niyang lumabas para maghanap ng makain. Naglakad si Melanie upang makahanap ng kanyang pagkain nang mapansin niya ang isang kalapati sa bubungan, kaya hinuli niya ito. Pagkaraan ng makaramdam ng kabusugan, nag-ikot-ikot siya para makita kung ano ang nasa loob ng mga bahay. Sa kabilang banda, habang nauubusan ng pagkain ang grupo, nakipagsapalaran si Gallagher sa lungsod para maghanap ng kanilang supply ng pagkain. Samantalang si Melanie naman ay nakapasok sa isang bahay at natuklasan niyang may mga batang tulad niya na nagugutom sa buhay na laman. Kaya dali-dali siyang bumalik sa grupo para ipaalam sa kanyang mga kasama sa kapahamakang pwede mangyari. Nang malaman nila, dali-dali silang lumabas para hanapin si Gallagher, dahil sa malakas na pangamoy ni Melanie sa buhay na laman, nagmadali silang puntahan ang lugar na maaring andan si Gallagher. Si Gallagher naman walang kaalam-alam na nalilin lang na siya ng mga batang nagugutom gamit ang ilang bakas ng mga lata ng pagkain. Dahil sa kagustuhan niyang makakuha ng pagkain, sinundan niya ito hanggang sa loob ng nakabukas na tindahan ng pagkain. Sinubukan niyang pumasok dahil sa maliit lang na parte ang nakabukas, na pilitan siyang tangali ng kanyang mga dalang sandata at iniwan sa labas. Ang di niya alam, nag-aantay sa loob ang mga batang nagugutom at kinain siya ng mga ito. Pagkadating nila Melanie sa kinaroroonan ni Gallagher, hindi na nila ito inabutang buhay bagkus nang aabang na rin sa kanilang labasan ang mga bata. Dito nagkaroon ng pakikipaglaban si Melanie sa pinuno ng mga bata na may hawak na bat. Sa kabutihang palad na iposas niya ang pinuno at pinatay niya ito na walang pag-aalinlangan. Ang natitirang mga bata ay umatras, na nagpapahintulot sa grupo na makatakas. Tinangka ni Caldwell na i-dissect si Melanie sa pagbabalik ng grupo sa lab, na nakikiusap sa kanya na isakripisyo ang sarili para kay Helen. Napagtanto ni Melanie na hindi siya isang eksperimento at ang kanyang uri, human-zombie hybrids, ang magiging kinabukasan ng mundo. Nakatakas siya at sinunog ang istruktura ng pod, na naging dahilan upang maglabas ito ng napakalawak na ulap ng mga spores. Kinabol siya ni Caldwell, ngunit pinatay siya ng tribo ng mga bata. Sa pag-alala, si Park ay umalis sa lab upang hanapin si Melanie, ngunit nahawahan siya ng mga spores. Ibinigay niya kay Melanie ang kanyang baril at maluha-luhang hiniling sa kanya na barilin siya, dahil ayaw niyang maging zombie. Kahit labag sa loob niya ay obligado at binaril ni Melanie si Park. Sa lab, nakatayo si Helen sa loob ng selyadong pinto, at pinapanood ang pagbagsak ng mga spores. Sa eksenang itong, nagtatapos ang pelikula sa isang nakakaiyak na sandali na kung saan si Helen,
Ligtas ngunit nakakulong sa selyadong mobile lab dahil sa nakamamatay na hangin na puno ng spore. Sa labas, ang mga hybrid na bata ng base ng hukbo, kasama ang mga ligaw na bata, ay magkakasamang nakaupo, at pinamumunuan ni Melanie. Nagsasalita si Helen sa pamamagitan ng mikropono, at tinuturuan ang bagong nangingibabaw na uri ng tao sa mundo. Sana nag-enjoy kayo sa inyong napanood, paki-like and subscribe naman para sa susunod pa na mga video. Maraming salamat po!